Pinakapangangailangan ng kambing, baboy, manok, rabbit, itik at iba pang mga livestock. Magandang araw po. Ngayon ang ating topic ay tungkol dito sa mga nagiging madalas na problema ng mga farmers, ng mga nag-aalaga ng mga kambing, ng mga baboy, manok, rabbit at iba pang mga alagang hayop kung saan sila ay kinakapos at minsan nalulugi o natatalo sila doon sa kanilang pag-aalaga dahil minsan kapos sila doon sa pagkain ng kanilang hayop. So yun yung gusto nating solusyunan at gusto nating mawala na yung ganong problema ng mga farmers. Para mas umulad naman yung ating mga farmers at hindi na yung farmer na talagang naghihirap o sumusuko na agad dahil nga ganun yung nangyari. Dahil nga sabi nila, kapag ka ikaw ay nagnegosyo, huwag ka agad sumuko. Push mo lang ng push. Kung halimbawa ikay nalugi, ituloy mo lang. Huwag kang umatras, huwag kang sumuko dahil madalas sa mga business ay nagsisimula talaga sa mahirap at madalas ay nalulugi o nagfi-fail muna bago nagtagumpay. So tulad nun, tulad ng mga nangyari na rin sa ibang mga farmers, nangyari na rin sa amin dahil kami ay nalugi na rin doon sa pag-alaga ng mga livestock. Matrain na rin namin ito at ito yung mga natutunan namin na meron naman palang mga paraan na pwede nating gawin upang hindi tayo malugi doon sa pag-alaga natin ng mga livestock. Kasama na dito ay dapat prepared na tayo. Bago tayo mag-alaga ng mga hayop, aalamin natin muna yung mga pangangailangan ng ating mga alagang hayop. Katulad ng number 1, dapat may space din tayo na pagtatam na natin ng mga pagkain nila. Dapat may space tayo na pwede natin paglagyan sa kanila. At higit sa lahat, dapat may kaalaman din tayo kahit konti lang muna doon sa pag-alaga o doon sa alagaan natin na livestock. At the best dito na kung mayroong mga seminar sa ating mga lugar, pwedeng sumali tayo doon dahil marami naman mga libreng seminars na ino-offer mula sa ating gobyerno. At dito, bukod sa puhunan, ay mag-i-invest din tayo dito ng panahon o oras natin. So, kailangan maglaan din tayo ng oras dahil magsisimula tayo doon sa isang business na kailangan nating mamuhunan. Katulad din ng ibang mga namumuhunan, kailangan nire-research din nila yan bago nila sinimulan yung kanilang planong business. Kailangan alam na nila lahat ng pasikot-sikot doon sa gagawin nilang business bago nila ito gawin o bago nila ito simulan. At kung ano yung pinaka-alternative o best na pwede nilang gawin muna para maging matagumpay yung kanilang pag-aalaga o kanilang business, ay ginagawa muna nila yung step by step. O, halimbawa dito sa paghahayupan, dapat nakaredy na yung mga paglalagyan natin ng hayop. So dito magandang magtanim na rin muna tayo ng mga pampakain natin sa balak natin alagaan na livestock bago tayo bumili. Dahil kung bumili na tayo, isinabay natin yung pagtatanim, sigurado gagastos talaga muna tayo dyan sa pampakain nila dahil bibili pa lang din tayo ng mga pampakain sa kanila. Hindi pa naman kasi agad-agad na lumalaki yung mga pananim natin. Kaya dapat doon sa pag-aalaga ng hayop, parang negosyo din nating isipin ito na kailangan preparado tayo bago tayo magsimula. So alam na natin yung mga pasikot-sikot, inaalam muna natin kung ano yung possible na maging takbo ng ating business, kung ano yung mga dapat nating gawin para mapaunlad natin, kung ano yung dapat nating gawin kapag sila'y nagkasakit, kung ano yung dapat nating gawin para sila ay mapalago natin. Kapag tayo ay nagplano na o meron na tayong magandang plano o solid na yung plano natin na talagang gagawin na natin, maaaring magsimula na rin tayong magtanim ng mga pagkain ng mga livestock katulad nitong azolla o kaya itong madre de agua. O pwede nating pagsabay nitong itanim at pwede rin tayong magtanim ng napier grass kung meron naman tayong mga kambing o mga baka, kalabaw o kaya rabbit. Itong azolla ay rich ito sa protein, may essential itong amino acids, may vitamins din ito na vitamin A, vitamin B12, beta carotene, at meron din itong growth promoter, intermediaries, and mineral. Ang mga mineral na meron dito ay calcium, phosphorus, potassium, ferrous, copper, at magnesium. Kaya itong azolla ay talagang puno ito ng mga vitamins at minerals na pangangailangan din ng ating mga livestock. Kaya isa to sa solusyon talaga para dun sa ating mga pag-alaga ng mga livestock o
mga problema doon sa pagpapakain natin sa ating mga alagang mga hayop. Pero dito lang kailangan natin mag-invest dahil kailangan natin dito ng tubig. Kapag natanim tayo nitong azolla, ay dapat doon sa mga tubigan. Kung malayo naman tayo doon sa area na may mga tubigan, mga ilog, pupwedeng maggawa na lang tayo ng isang parang kahon na malaki, tapos lalagyan lang natin ng trapal para doon naman natin lagyan ng tubig at doon na natin ilalagay yung ating mga azolla para dumami. So itong azolla, dumadami ito. Hindi ito yung pag nilagay mo, yan lang mismo, mabilis din itong dumami. Kaya pwede ka lagi dito mag-harvest para pampakain mo doon sa iyong mga manok. Pwede rin ito sa iba pang mga livestock. Yung iba ay binibilad muna itong azolla at yung iba naman ay binibigay nila ng fresh doon sa kanilang mga manok. Marami na rin ngayon ang mga nag-aalaga o nagtatanim nitong mga azolla dahil nga sa napakalaking tipid nila doon sa kanilang pampakain sa kanilang mga livestock. Yung iba ay hinahaluan pa rin ng feeds, nagbibigay pa rin sila ng feeds, tapos nagbibigay rin sila ng azolla. So kumbaga kalahating feeds, kalahating azolla, o kaya 3/4 na feeds, 1/4 na azolla, kaya 3/4 na azolla, 1/4 na feeds. Depende rin sa atin kung paano yung diskarte na gusto natin gawin. Yung iba naman na nagpapalaki organically dun sa kanilang mga livestock ay pure azolla yung kanilang binibigay para organic yung kanilang pagpapalaki sa kanilang mga livestock. Bukod sa organic, malaki pa rin yung tipid nila dun sa kanilang pampakain. May iba naman nagre-react na hindi naman daw sapat yung azolla na yun lang ang ibibigay sa kanilang mga livestock, sa kanilang manok, sa kanilang ducks. Yun nga lang, so dito sa azolla, kung kunti lang talaga yung tanim mo dito, hindi talaga sa sapat. Kailangan marami o malawak din yung space mo na paglalagyan mo ng azolla para meron kang tuloy-tuloy na pang support dun sa iyong mga alagang livestock. So kung kunti lang naman yung iyong space para paglagyan ng azolla, pupwedeng bumili ka na lang din ng mga iba pang pampakain mo dun sa iyong mga livestock o kaya magtanim ka ng iba pang pwede mong itanim para dagdag mo sa pampakain sa kanila. Ang iba pa na pwede mong itanim ay itong madre de agua. So itong madre de agua o tricantera, maganda rin ito para sa mga livestock natin. Isa din ito sa may mataas na mga minerals, mga vitamins na meron para ikasupport dun sa pangangailangan ng ating mga livestock. Meron itong crude protein, meron itong crude fiber, meron itong crude fat, calcium, phosphorus, at energy. So maraming binipisyo ang naibigay nitong madre de agua para din dun sa mga alaga nating mga livestock. So pupwede natin itong itanim kasabay nung pagtatanim natin ng mga azolla. Ang maganda naman dito sa madre de agua, sa lupa mo lang ito itatanim, sa medyo may lilim o kaya sa medyo tag-ulan, doon ka magtanim upang mas mapaparami mo sila at hindi sila agad namamatay. So, nag-try na rin kami nito nagtanim doon sa mga mainit na lugar. Siguro, sobrang init lang yung time na yon kaya namamatay. Kaya kailangan din nating diligan kapag bagong pananim. At huwag din nating hayaan na kakainan lang siya doon sa kanyang puno, lalapitan siya ng kambing, kakainan. Kasi meron din kaming tanim dati na madre de agua na kinakainan ng kambing, ilang buwan namamatay dahil siguro sa acid na mula doon sa laway ng kambing. Tingin ko lang yon, sariling opinion ko lang, sariling pananaw ko lang, pero hindi ko naman totally sure na yung kambing talaga o yung laway ng kambing yung dahilan. Kaya sa susunod naming mga pananim, hindi na namin pinapalapitan ng kambing. Minimake sure na namin na hindi siya abot ng mga alaga naming hayop, ng mga manok, ng kambing, ng baboy. Kumbaga natututo kami, dandahan kaming natututo. Ina-adapt namin yun bilang learnings yung aming mga tingin na posibleng mali doon sa aming ginagawa. Kumbaga kapag ipakain mo na ito sa mga livestock mo, ikaw na mismo ang kukuha ng mga dahon para ibigay mo doon sa iyong mga alagang mga manok, mga baboy, kambing. Dito sa Madre de Agua, minsan may mga livestock din na parang nag-adjust pa sila. Hindi pa nila masyadong kinakain yung dahon ng Madre de Agua. Katulad namin, na-try din namin magbigay sa kambing namin. Minsan, binigay namin, ayaw pa nung mga kambing namin. Hanggang sa nung tumagal, nung nagutom na sila, dun pa nila kinakain. Napipilitan silang kainin hanggang sa nasanay na silang kumain ng Madre de Agua. So itong madre de agua, ang kagandahan nito, lumalaki rin ito. Yung laki nito ay parang gumamela, yung mga tanim natin gumamela, mga ganun kalaki.
Kapag naman tayo nagpaparami nitong Madre de Agua, ang kailangan lang natin ay yung mga sanga. So yung mga cuttings niya, yun yung itatanim natin. Itong Madre de Agua ay tinatanim namin ito na pahalang. Kumbaga itutusok mo lang ito sa lupa. Bukod doon sa pagtatanim natin ng mga pagkain ng mga hayop natin para pampakain natin sa kanila, pupwede rin natin itong gawing negosyo. Dahil pwede tayo magbenta ng mga cuttings, pwede rin tayo magbenta ng mga pananim na mga azolla. Yung azolla naman, yung ano lang mismong mga lumulutang lang din na azolla, pwede nating itanim din yon sa ibang area kung saan may mga tubig. Pwede natin ilagay doon at kusa na yung dadami. At bukod doon sa dalawa nating nabanggit, kung meron tayong mga kambing, mga baka, kalabaw, pwede rin tayong magtanim nitong napier grass. Itong napier grass ay maganda rin ito dahil mabilis dumami. Parang kogon lang ito na malalaki. Pero ito ay napaka-sustansya din para dun sa mga alaga nating kambing, mga baka, kalabaw, mga rabbit. So yun yung mga pwede nating itanim bago tayo mag-alaga ng mga livestock para hindi tayo gumastos ng napakalaki pa na pampakain lamang dun sa ating mga alagang hayop. So dito kapag meron na tayong mga ganitong pananim at meron tayong space na pag-alagaan ng ating mga hayop, pupwede na rin tayong magsimula. Pero kailangan lang natin sigurong malaman kung paano natin maparami lalo ito at kung paano ito sasapat dun sa mga pangangailangan ng ating mga livestock. Siguro kung kunti lang yung tanim natin at tayo natin bumili ng feeds, hindi mas kunti lang din yung ating pwedeng alagaan na livestock. Bukod pa dito, kung halimbawa baboy yung alagaan natin, pwede rin tayo magtanim ng mga kangkong, pandagdag lang din natin dun sa mga Madre de Agua at azolla. So magtanim tayong kangkong, mga root crops, para hindi na rin tayo maubusan ng pagkain sa kanila. Meron tayong nakita, may mga nag-comment tayo sa ibang post natin sa Facebook na dati daw nag-try na sila na mag-alaga ng mga hayop, nagtanim sila ng crops pero nauubos din daw. So depende rin kasi yon kung gaano kadami yung pananim natin. Kailangan lang din sunod-sunod yung mga pananim natin para hindi tayo mauubusan. Tulad namin, ako nagpapatanim din ako ng kamuting kahoy bukod dun sa mga Madre de Agua para dagdag din sa pagkain ng mga baboy. At yung tanim namin na kamuting kahoy, halimbawa nagtanim kami nitong month na to, kinikwenta ko na kung mga gaano katagal yun maubos. Tapos nagpapatanim na rin ako para bago maubos yun, malalaki na rin yung next kong tinanim para dun sa mga baboy. So dito nga lang, kailangan din nating alamin yung mga pupwede nating itanim na mas mabilis dumami para mas ma-maximize natin yung lugar, yung area natin, at talagang mabibigay natin o matatanim natin yung pinaka dapat nating itanim upang sasapat dun sa pagkain natin mga livestock. So inuulit natin, kung maliit lang naman yung space natin, so po pwede namang magpakain pa rin tayo ng mga feeds. Dadagdagan na lang natin itong mga root crops, mga azolla, mga Madre de Agua. Importante na bawasan natin yung porsyento ng pinapakain nating mga feeds. So at least doon pa lang ay makakatipid na tayo doon sa pagpapakain natin ng ating mga alagang hayop. Kaya dito sa negosyo sa farming ay talaga may malaking chance o may malaking pag-asa na umunlad tayo basta alam lang natin kung ano yung mga pwede nating itanim, kung ano yung dapat nating gawin doon sa ating mga alagang hayop. Pero lagi nating sinasabi na kapag tayo nagnegosyo, hindi ito 100% na siguradong lalago. Kailangan dito ng sapat na oras, sapat na panahon bago ito magtagumpay. Katulad din ng ibang investment na umaabot ng 10 years, 20 years bago sila umuunlad, bago mumabalik yung kanilang ROI. Kaya sa pagnenegosyo, kailangan may tiyaga rin tayo. Halimbawa, meron tayong puhunan. So isipin natin kung paano natin ito mapapadoble after 1 year. So hindi natin isipin ito na agad-agad by next month, after next month, ay uunlad na agad o mababawi na natin agad yung ating puhunan. So kailangan pang matagalan dahil dahan-dahan pa rin naman tayong inaalam natin o kumukuha ng mga learnings doon sa ating business. May ibang mga nakaranas na nagsasabi na lugi rin naman. So yung iba kasi, nagsisimula sila agad-agad maramihan, kaya hindi pa nila ganun kakabisado, kulang sila sa kaalaman. So doon talaga nalulugi sila. So kailangan natin dito sapat yung kaalaman bago tayo magsimula, at magsimula muna tayo sa pakunti-kunti dahil unti-unti pa naman natin itong pinag-aaralan, dahil kapag na-experience na natin o dun sa actual natin ginagawa, dun pa natin lalo matutunan kung ano yung mga dapat pa natin gawin. Ito ay nabasa ko lang at hindi ko kinalimutan kasi talagang maganda yung kahulugan niya. So hindi mo daw kailangan na abutin yung goal mo
Ang importante, ginawa mo yung pinaka the best mo. Dahil hindi ka naman nag-iisa, tutulungan ka niya na maabot mo yung pinaka the best na para sa iyo. Kaya gawin lang natin yung the best natin at gawin natin yung tama na alam natin makakabuti sa lahat. Yun ang pinaka the best na susi para makamta natin yung pinaka the best na para sa atin na binibigay ng Diyos. Kaya dapat sa lahat ng mga ginagawa natin ay dapat nagpipray tayo para gagabayan tayo at sasamahan tayo ng pinaka makapangyarihan sa taas. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at sana may natutunan kayo na kahit kunting idea man lang dito sa ating mga nabanggit, sa ating topic. Please like our video at kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, please click subscribe, click the bell button para maging updated ka palagi doon sa mga bago pa namin i-upload. Maraming salamat po.